Hello mga ka-expat, it's me again, your expat traveler. Nandito tayo ngayon sa Expo 2020 venue. And samahan niyo ako at tingnan natin kung anong marketing na natin sa loob. At para to sa mga nasa bahay lang at yung mga karating dito sa Expo, sana magustuhan niyo yung video. Pero bago lahat, please don't forget to like this video, hit subscribe and the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos. Since meron kami sasakyan, kailangan dito kami sa may public parking. Tapos, pagdating mo sa public parking, hanapin mo yung ano, may mga parang mga QR codes, parang ganun. Ayan, so iskanin mo yun para hindi ka malito mamaya pag hinanap mo yung sasakyan, malolocate mo siya. So, tapos, lakad ka lang konti. Ayan, may waiting shed. So, dito sa waiting shed, hintay lang ng bus, yung bus na yun, yung orange, para dalhin tayo doon sa Expo. Medyo struggle lang yung paghanap ng parking sa sobrang lawak ng place. Pero meron namang mga Expo personnel na syempre mapagtatanungan at almost everywhere sila para mag-guide sa mga tao. Ganito kalawak yung parking area sa labas ng Expo 2020. Hindi ko lang alam yung way kung gumamit ka ng metro, kung mas madali, pero this is the way kung naka-private car kayo. Heto kami, nakasakay na ng bus papunta sa Expo venue. Pag dito nila bababa yung mga tao. Tapos lalakad na, I think, papunta sa venue. So makakita niya dito lahat ng flags. Dito yung mga ticketing booths. So pwede kayo dito bumili ng tickets kung hindi nyo nakabili online. At ang nabili namin ticket is 95 dirhams and it is good for the month of October, multiple entries. Looks like ito yung gate kung saan nila iskanin yung mga tickets. Yung queue sa entrance starts with manual checking of PCR test, vaccination card, and tickets. At yung mga belongings mo ilalagay sa tray tapos dadaan sa x-ray machine bago ka pa makapasok. Para siyang airport style. So sobrang init. It's around 10:30. Ayan, so konti pa lang yung tao pero definitely mamaya dadami na. Lalo na pagbukas na ng metro. So dito sa gate, pagpasok nyo sa gate, so kailangan nyo talaga yung ticket nyo. Kasi meron mga machines. Ayan yung machine na yan. Haharap kayo doon. Tapos habang ini-scan yung ticket, ay kukunan niya kayo ng ano, ng picture para sa inyong entry. So siguro ano yun, parang para siguro hindi may paggamit yung ticket sa iba or may pahiram. Kung unang pavilion na yan, Zec Public. Binigyan niya kami ng passport. Ayan siya, maganda yung passport. Ayan, so hindi ko alam kung ano ito pinasok ko. Therapeutic landscapes. So, para lang siyang merong sounds. Wala akong naririnig yung parang sounds. Siguro pang pa-relax ng mind. Ayan. So, ang ganda nito, parang yung sa Matrix. Parang ang ganda nito. Gusto ko may ganito sa park. And nagdi-display pa yung iba. And this is cute. Labas na daw kami kasi yung mga tao dito talagang parang mga businessman. Yung mga yayamanin. So, parang na out of place kami kaya lilipat kami. Lilipat kami sa ibang pavilion. But maganda naman. Maganda dito sa Czech Republic. Parang napaka-advanced. Napaka-futuristic yung ano nila, yung team nila. Nice, maganda. So, palabas tayo ngayon sa Czech. And
And pumunta tayo sa kabilang pavilion. Singapore. Singapore? Yeah. Sige, pumunta tayo sa Singapore. Oh, ang cute naman dito sa Singapore. Para ako nasa jungle. Pakuha din tayo, syempre. So, nandito tayo ngayon sa loob ng Singapore. Napakaganda ng... Parang mas, ano, mas belong ako dito. Kaysa dun sa Zek. Pero maganda yung place dito. Yeah, just right. Meron kami pinanood sa dome, sa loob ng dome, para siyang ano, projected, projected, ano ba yun? Plans? Futuristic plans? Hindi, paano na-build yung ano, paano nagsimula yung Singapore. So yun, so pinakita doon paano yung pag-evolve ng Singapore at in the year future. Siguro mas na-appreciate ko yun kung ano, kung gabi. Mas clear siguro yung projection nung ano, nung screen. Para ka nasa ano ngayon, sa Garden by the Bay, Singapore. Pero press. So, this is the graph of the Proper Transit. Diagram kung paano nila ginawa to. Itong amazing work of art. Ang gusto ko dito, meron sila mga pa-fans, tapos parang pa... pa-steam ba to? Tawag dito. Basta, nakatulong siya sa init. And the bubble, syempre yung place. Ang ganda ng maraming plants talaga. I love plants. Ayan. So, I don't know what is this for. Pero, ayan. Ang ganda. Parang sinadya itong mga ipatulo-tulo. No? Para siguro mas mukha siyang realistic. Ayan. So, may mga tulo-tulo. That favorite na lang ako eh. Siguro baka madulas yung mga tao. Ganda. Dito naman tayo sa isa pang dome. Oo, para dito may mga bolang kristal. Ayan yung mga bolang kristal. Dito sila naghahalo ng mga chemical. Ayan. I like the orchids. Ayan. So, ito siya. Ayan po yung pavilion. Ito yung view sa taas. Ayan. Sobrang init sa labas. Parang ayaw ko muna umalis. Dito sa taas, observation deck, meron ulit parang pa-screening. So hindi ko alam kung ano yung ipapakita ipapalabas dito. Ayan siya. So Singapore, nature, nurture, future. Yun yung team nila. So lalabas na siya in 30 seconds. If this pattern persists, sea levels worldwide could rise 28 meters. Nakatapos lang namin dito sa Singapore Pavilion and syempre nakarelate kami kasi medyo kabig siya sa ating kultura and nagustuhan ko yung mga bahalaman. compared dun sa nauna na rinrentahan yung Czech Republic na masyadong futuristic tapos yung mga tao syempre more on business minded people. Yeah, mas gusto ko dito. Tingnan natin yung ibang pavilion. See you in part 2!